Isang, tama na, busog na ako. Kuha mo na lang akong tubig. Atay. Isang, tama na. Asan ba si Rowell? Pakitawag mo nga kasi nadudumi ako. Oh, sige, tay, teka lang, tatawagin ko lang. Well? Well? Well, asikasuhin mo muna si tatay at nadudumi daw. Ah, ganun ba? Sige, ako nang bahala dyan kay tatay. Tay, tara, tay. Patay si Yer. Well, alika nga sandali. Oh. Tay, bakit tay? Well, kung sakaling mawala ako, ang alagaan niyo itong bahay na ito. Sa inyo na itong mag-asawang itong bahay na ito. Ako ba, tay? Ano ba yung mga sinasabi mo? Lakas-lakas mo pa kaya. Saka dito sa bahay na ito, sama-sama tayo dito, wala mawawala, tay. Oo nga, tay. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Kaya nga kami nandito eh, para alagaan kayo, para lumakas pa kayo. Anak, maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Saka sa pag-titiis niyo sa akin. Hindi kayo nagsasawang mag-alaga sa akin. Maraming salamat sa inyo, mga anak ko. O paano mga pamangkin, mauna na ako umuwi. Orwell, total, ikaw naman nakatira rito sa bahay ng kapatid ko. Pangalagaan nyo lang yan, ha? Ano, yun lang alaala ng kapatid ko, eh. Pangalagaan nyo lang. Sige po, tito. Pangako po namin, pangangalagaan namin itong bahay na ito na hindi mo ng tatay ko sa akin. Paano? Mga pamangkin, mauna na ako umuwi. Ah, sige. Sige po, tito. Isang, pasok mo yung mga bata sa loob. Paano kuya? Uuwi na rin ako. Baka inaantay na rin ako ng Michelle eh. Ikaw na palang bahala dito sa bahay. O sige Randy, mag-ingat sa pag-uwi mo ah. Sige kuya. Paano ba yun isang? Madidistay nyo na ako sa Montalban. Mag-i-stayin kami ng mga katrabaho ko. Yung mga bata nga pala, huwag papabayaan ah. Saka huwag kang mag-alala. Lagi naman ako tatawag para lagi kayong kamustahin. Ano ba yan, Ruel? Mag-iisang buwan pa lang nawawala ang tatay mo. Kasi ikaw naman ang aalis dito, iiwanan mo kami ng mga bata. Isang, hindi mo na mawawala eh. Magkatrabaho lang naman ako sa Montalban. Saka ano ka ba? Para naman sa pamilya natin to, kaya ako ginagawa ang pagsisikap natin. Ikaw din isang ha, alagaan mo yung sarili mo. Pati itong mga bata, huwag na huwag mo pababayaan. Sige, well, basta mag-ingat ka sa trabaho mo at lagi mo kaming tatawagan. Sige, isang, lagi akong tatawag. Tumatawag? Sino kaya ito? Hello? Sino to? Hello? Si isang motok po ba to? Opo, ako nga po. Huwag po sana kayo mabibigla. May nangyari pong masama sa asawa nyo. Ano po? Ano po nangyari sa asawa ko? Ano pong ibig sabihin? Na-aksidente po siya. Wala na po yung asawa nyo. Ano po? Kala ko po okay lang siya dyan sa trabaho niya. Ano po ba nangyaring aksidente sa asawa ko? Hello? Hello? Aba, Randy, tumayo ka dyan. Maghanap ka ng trabaho dun, oh. Maski ilaw nga, wala tayong pambahid, pati tubig. Anak mo, walang baon. Ano bang plano mo sa buhay natin, Randy? Abang buhay tayo mumupahan? Baon na baon tayo sa utang, ah. Ano ka ba naman, Michelle? Bunga nga mo yung naririnig ko, agang-aga. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Ate Isang. Total, wala na naman si tatay, saka si Utol. Baka pwede na namin pagpartihin yung bahay. Parang di na tayo mangupahan sa bulok na bahay na to. Anong pag-aatian? Kukunin natin lahat yun. Bakit? Sigurado ka bang mga pamangkin mo yun? Ano ba, Michelle? Saan ka ba nakakasagap ng ganyang balita? Hindi kong palalayasin natin yun. Saan pupunta yung mga pamangkin kong yun? Saka, asawa pa din man ang kuya ko yun. Oo, oh, asawa nga niya, pero hindi naman sila kasal. Pero ikaw ang may karapatan ng bahay niyo. Sige na nga. Ako nang bahala makipag-usap kay Ate Isang. Ayusin mo na yung gamit ko at may pupuntahan ako. O Randy, tagay mo. Lagi malalim yung isip mo. Ano ba problema mo? Paano ba naman pre? Pinaalis na kami doon sa inuupahan namin bahay eh. Eh hindi kasi ako nakakabayad. Ilang buwan na. Eh wala akong trabaho. Eh nagagalit na yung asawa ko. Ano? Pinoproblema yung titiran nyo? Di ba laki-laki ng bayan tatay mo? O nga Randy, ano problema mo yung titiran mo? Di ba wala ng tatay mo, sa kuya mo? Di ko ang tumira doon, lala ng bahay niyo. Yan nga pre, sinabi sa akin ng asawa ko eh.
Siyempre, nakakaawa din man yung pamangkin ko, tipag ko. May asawa pa din naman ang kuya ko yun. At saka pre, silang dalawa naman nagpaganda ng bahay. Kaya hindi ko basta kayang paalisin sila at iisang dun. Ganun ba pre? Diba ikaw lang natin ang anak ng tatay mo? Mas may karapatan sa bahay na yun. Gusto mo, kung naawa sa hipag mo, sa pamangkin mo, o sabi mo, atiin na lang yung bahay. Oo nga pre, tama yun. Bahala na pre. Pagkain. Oran, di saan ka ba galing? Galing nga pala ako, Ate Isang. Saka nakausap ko na si Ate Isang. Umayag na siya. Naatiin yung bahay. Para may matira na tayo. Ano, tama ba yung narinig ko, atiin yung bahay? Kung gusto mo, ikaw na lang tumira doon. Uwi na lang kami ng anak mo sa probinsya. Michelle naman, huwag mo naman ganun si Ate Isang. Kawawa naman sila. Ah, basta, pag di mo nakuha yung bahay ni tatay, bahala ka na sa buhay mo. Tisang. Oren, hindi ko pala, bakit? Tisang, kaya nga pala ako napunta dito, may nasabihin nga pala ako. Kukunin na lang namin tong buong bahay. Umanap na lang ka ng matitira ninyo. Ano, Randy? Di ba nag-usap na tayo? Ang sabi mo, aatiin na lang natin tong bahay. Eh, Tisang, eh wala akong magagawa eh. Eh, yan ang desisyon ng asawa ko. Eh, kung di ka naman papayag, doon na lang tayo magharap-harap sa korte. Hindi na, Randy. Hindi na natin kailangang umabot pa sa ganyan. Kung yun naman ang naging desisyon yung dalawang mag-asawa, wala naman akong magagawa eh. Kaya magpapaubayan na lang kami ng anak ko, kami na lang ang aalis dito sa bahay na to. Para hindi na rin tayo magkagulo-gulo ng dahil sa bahay na to. Ang inihiling ko lang sa'yo, Randy, bigyan mo ako ng ilang araw na palugit bago kami makaalis sa bahay na to. Sige, Ate Isang, kung yun ang magiging desisyon mo, alis na ako. Ang tumal. Asin at mantika lang ang nabili ko sa kinita ko. Okay na siguro to, panlaman na ng sikmura namin. Nak, nandito na ako. Rawi, Toy. Rawi, ano nangyari sa kapatid mo? Nay, kanina pa nga po siya inuubo eh. Para pong mainit siya, Nay. Nay, para pong nilalagnat siya. Ganun ba, Rawi? O sige, asikasuhin mo na muna itong pagkain na binili ko. Kung kayang kumain ng kapatid mo, asikasuhin mo siya, aalis muna ako at maghahanap ako ng pambili ng gamot ng kapatid mo. Sige po, Nay. Papakainin ko lang po si Totoy. O sige. Toy, tumayo ko na muna. Re-ready lang natin yung pagkain natin. Toy, kakain ka na. Rawi, Toy, magsiga na kayo dyan at magpahinga na kayo. Nay, kayo po. Saan po ba kayo higa? Dito na lang ako sa may gilid. Huwag kang mag-alala. Sige po, Nay. Naku, umuulan. Rawi! Rawi, dali! Tulungan mo ako magkabit ng trapal at umuulan na. Nay, mababasa po kayo, Nay. Hayaan mo na, dali. Sige na, Rawi. Ako nang bahala dito. Nay, paano po kayo, Nay? Mababasa po kayo. Sige na, hindi tayo kakasya pag sumiksik pa ako sa inyo. Pasensya ka na, anak, kung ganito yung dinadanas nyo. Kung hindi lang sana tayo pinaalis sa bahay at hindi na matay ang tatay mo, hindi sana tayo makakaranas yung ganito po. Sige na, Rawi. Pasensya na kayo kung para tayo mga basang sisiw. Sige na, magpahinga ka na dyan, Rawi. Ako nang bahala dito. Sige po, Nay.
Toy, Toy, wala nang ulan. Tara, Toy. Gisingin na natin si Nanay. Sabihin natin, wala nang ulan. Hey, Kuya, gisingin na natin. Nay, Nay, gumising na po kayo. Wala na pong ulan. Nay. Nay. Nay, Nay, gumising na po kayo dyan. Wala na pong ulan. Nay. Nay. Gumising na po kayo dyan. Nay. Nay. Naray, ba tayo na gumising ni Nanay? Hindi nga, Toy. Di ba nagigising si Nanay? Toy, umusok ka nga doon. Ako nagigising kay Nanay. Nay! Nay, gumising ka dyan! Gising na buhay dyan, Nay! 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 Nay!